Si Sergio Osmeña ay ang ikalawang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas at ikaapat na pangulo ng Republika ng Pilipinas na makikita sa 50 pisong papel na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero sino si Sergio Osmeña? Si Sergio Osmeña ay isinilang sa Cebu City noong ikasyam ng Setyembre taong 1878. Si Sergio Osmeña ay anak ni Pedro Ligo Chieoco at Juana Osmeña. Sa edad na 5, si Osmeña ay nag-aral sa isang pribadong paaralan sa ilalim ng pangangalaga ni Martin Medolla. Makalipas ang 2 taon, ipinasok si Osmeña ng kanyang ina sa Colegio de Segunda Enseñanza, na isang pribadong paaralan sa ilalim ng pamamahala ni Manuel Lagarta. Noong 1889, nag-aral si Osmeña ng sekundarya sa seminaryo ng San Carlos sa Cebu, at nakapagtapos bilang valedictorian noong 1892. Nagtungo si Osmeña sa Maynila at nagpatuloy ng pag-aaral sa San Juan de Letran, kung saan nakilala at naging mga kamag-aral niya, sina Manuel Quezon, Juan Sumulong, at Emilio Jacinto. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899, ay natigil siya sa pag-aaral. Nang matapos ang digmaan, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng abugasya sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan ay nakilala niya si Vicente Singson. Noong 1903, pinakasala ni Osmeña ang una niyang asawa na si Estefania Veloso. Sila ay nagkaroon ng 10 anak na sina Vicente, Edelberto, Nicasio, Milagros, Emilio, Teodoro, Jose, Maria Paloma, at Sergio Jr. Noong 20 ng Pebrero taong 1903, si Osmeña ay kumuha ng pagsusulit sa bar, kung saan nakuha niya ang 2 pwesto. Taong 1903, nang magsimulang maglingkod sa bayan si Sergio Osmeña bilang pansamantalang gobernador ng Cebu. Nahirang siyang panlalawigang fiscal ng Cebu at Negros Oriental mula Hunyo 1904 hanggang 1905, at nahalal na gobernador ng Cebu noong 1906. Nagbitiw siyang gobernador at kumandidato bilang kinatawan ng Cebu taong 1907. Nahalal siyang speaker ng unang pambansang asembleya mula 1907 hanggang 1922. Taong 1920, pinakasala ni Osmeña ang kanyang 2 asawa na si Esperanza Limyap 2 taon matapos mamatay ng kanyang unang asawa na si Estefania. Sila ay nagkaroon ng 2 anak na sina Ramon at Rosie. Nahalal siya bilang senador mula 1923 hanggang 1935. Noong 1931, si Osmeña ay naging kasapi sa isang misyon para sa kalayaan ng Pilipinas kasama ni Manuel Rojas na kinilala sa katawagang Osrox. Ngunit hindi sila nagtagumpay na makuha ang kalayaan. Noong 1935, nahalal si Quezon at Osmeña bilang pangulo at pangalawang pangulo at muling nahalal noong 1941. Nang sumiklab ang digmaan noong Disyembre taong 1941, kasama si Osmeña ng Pangulong Quezon na lumikas patungo sa Estados Unidos. Dahil sa sakit na tuberculosis, namatay ang Pangulong Quezon sa Estados Unidos noong 1 Agosto taong 1944, kaya mula noong ay ginampanan ni Osmeña ang tungkulin bilang Pangulo ng inilikas na Commonwealth sa Amerika. Nanumpa si Osmeña noong araw ding iyon sa harap ng kagawad na hukom Robert H. Jackson sa kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos. Pagbalik ni General Douglas MacArthur sa Pilipinas noong 20 Oktubre taong 1944, ay kasama niya si Pangulong Osmeña at iba pang miyembro ng gabinete. Itinatag ni General MacArthur ang pamahalaang Commonwealth ng Pilipinas at si Sergio Osmeña ang naging pangulo nito. Si Osmeña ang humarap sa lahat ng mga nagpapahirap sa problemang idinulot ng digmaan sa Pilipinas. Kailangan ang mga rekonstruksyon ng mga nasirang gusali, daan, o tulay. Ngunit, para sa mga tao hindi nagampan ng lahat ni Osmeña ang inaasahan sa kanya. Tumakbo si Osmeña sa pagkapangulo, ngunit, natalo siya ni Manuel Rojas noong 23 ng Abril taong 1946. Pagkatapos ng eleksyon ay umuwi si Osmeña sa Cebu upang mamuhay ng tahimik. Binawian siya ng buhay noong 19 Oktubre taong 1961
sa Veterans Memorial Hospital sa edad na 83. Inilibing ang kanyang mga labi sa Manila North Cemetery. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.